Okay guys, so ito mabilis ang video lang po ito. Hindi ito tungkol sa isang brand, okay? Nataon lang na ito lang yung magiging sample natin at ito na lang yung natitira sa akin na available na model and brand dito sa ating shop. Yung isa dito is ano, version D2 DSK and yung Max version, Pro Max version na 50 watts, okay? So, ulitin ko, hindi po ito sponsored video. Ang tututukan po natin talaga dito, ang i-discuss po natin dito is yung mga tinatawag nating Night Reaper, Shadow Breaker, ano pa ba? Devil Breaker, Shadow Reaper, at kung ano-ano pa. Okay. So, nagkakaroon na po kasi ng masyadong maraming confusion ang mga tao regarding doon sa mga yon. Kung mapapansin nyo, pag nag-browse kayo ng internet, may mga seller na nagbabansag sa kanilang, minsan mapapansin ko, 40 watts, tatawagin nilang Night Reaper. Tapos sa isang seller, 40 watts, 50 watts, tatawagin nilang Night Reaper din. Or yung iba, ganun din, 40 watts, tatawagin Shadow Breaker. Tapos 50 watts, tatawagin din Shadow Breaker. Tapos yung iba naman, yung wide angle ng 50 watts, yung wide beam, tinatawag din nilang Night Reaper. Tapos, yung hindi naman wide beam, ganun din yung itatawag nila. So, nagkakaroon na ng confusion talaga yung customer. Tapos, minsan, pag nakakita sila ng 40 watts lang, ang tanong na kaagad nila, yan ba yung Night Reaper? Yan ba yung Shadow Breaker? So, ang pinagbabasihan na nila is yung mga bansag na yon. Okay? So, sa akin, for example, ito nga, kay DSK. So, pasensya na kayo kasi ito na lang talaga yung, ito lang talaga yung stock sa ngayon na meron ako. Okay? So, for example, kay DSK, wala po siyang binabansag na ganun, tandaan nyo. Kahit naman po dun sa ibang brand, wala po siyang binabansag na mga ganun, Night Reaper, Shadow Breaker. Ito lang po sa kanya, yung isa version 1, meron pa tayong version 2 na tinatawag. Tapos ito is version D2. Ito yung Pro Max version naman natin, okay? So, ayan kasi yan, oh, tsura, oh, para may idea lang kayo. Ayan. Ayan, ayan. Okay, buksan natin to. Isa, nakasild pa yan, ha. Ayan. Buksan natin, nakasild yan. Buksan natin. Ayan. So, ito naman yung itsura nung Max version. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan si Mark. Yan si Max version. Ito si D2. So, meron din tayong version 2 tsaka version 1. Pero wala rin po kasing stock ngayon. Okay. So, sa ngayon, ito lang yung available natin. So, yun nga. Ang problema kasi, panay ang bansag nung ibang seller. Walang offense po, no offense po ron, wala namang masama doon. Kasi marketing strategy po yan, eh. Ang sa akin lang sa inyo, makapag-ideya ako, kung paano nyo ba dapat, paano ba kayo dapat makakabili nung decide nyo talaga. So ang ano ko sa inyo, ang advice ko sa inyo is pagkabibili po kayo ng MDL, kahit ano man pong tatak nyan, may pa DSK, mapalas, mapa yung last X ba yun, tapos meron pa isa, TDD, basta kung ano mang pong brand yan, wag nyo na pong pagbasihan kung ano po yung ano, yung kung ano po ang tinatawag nila, tinatawag ng seller doon, kung Night Reaper, Shadow Breaker, Devil Breaker, wag nyo pong pagbasihan iyon. Ang pagpabasihan nyo po is yung specs na dineclare nila, na dapat yun yung magiging specs ng mismong actual ng item, tulad nito, Pro Max version, so 50 watts, okay? Brand niya, DSK, 12 volts, 50 watts po siya. At kung meron pa po bang ibang detail dun sa post niya, like tulad nito, nilalagay ko sa post ko, is wide angle. So, wide beam pala, sorry. So, wide beam siya, meaning malapad yung beam niya. Tapos, meron siyang function na yellow, tapos white, meron din function na color, yellow, and white, magkasabay. So, yun po yung mga pagbabasihan po ninyo.
So yung ibang brand naman tulad nito 40 watts, 40 watts siya, 40 watts lang siya. Then meron din siyang function na magkasabay yung white and yellow beam. So yun po ang pagbabasihan natin, yung mismong specs, and pagbasihan niyo na rin po yung sample video nila. So kadalasan naman po ng ating mga seller is sila po ay nagpo-provide ng mga sample video nila sa kanilang mga mini driving light. So walang offense, no offense po ito sa mga seller na nagbabansag. Para po ito sa mga nais bumili ng mga MDL, kahit anong mambili nyo, kahit anong brand yan, ang pagbasihan nyo po is yung specs at yung ibang details, tapos yung video test. So yun po, ingat po lagi, ride safe sa ating pong mga riders dyan. Salamat po.